po sa mga motorista, lalo na sa mga nagtatrabaho sa business district dyan sa Pasig City. Planuhin ng mabuti ang inyong biyahe dahil isasara ang ilang bahagi ng Meralco Avenue hanggang 2028 para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Kung kailan magsisimula yan at ang mga alternatibong ruta, alamin sa sentro ng balita mula kay Karen Villanda live. Aljo, 6 na taon ngang isasara itong north at southbound ng Meralco Avenue sa Pasig City para nga bigyang daan yung konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Pero ngayon pa lang, Aljo, ilang mga pasahero na at mga motorista yung nag-aalala para nga doon sa may dudulot na traffic nito. Pero ilan naman yung nagagalak na naunti-unti na sila nakakakita, Aljo, ng progreso para dito sa kauna-unahang subway sa Pilipinas. Sa Shaw Boulevard Corner, Meralco Avenue, nakapaskil na ang abisong magsasara ang kalsada sa 3 ng Oktubre. Ito ay magmula sa Estancia hanggang Shaw Boulevard at tatagal ang pagsasara nito hanggang 2028. Ito ay para bigandaan ang konstruksyon dito ng Shaw Boulevard Station na Metro Manila Subway. Sa tagal na hindi magagamit ang kalsada, ngayon pa lang hati ng opinion dito ng mga motorista. Wala akong override. Eh, mahihirapan po kami dyan. Dahil sa traffic. Kasi baka hindi na umusad dyan. Eh, ngayon pa nga lang po, grabe ng traffic sa umaga eh. Kung 5 oras na yung balikan namin, ngayon pa pagkain sinara ho yan. Meron naman siguro magandang plano ang government na routing yan ng daan. Dahil para sa atin din lahat po eh. Oh, yung sakripisyo natin, para sa atin din lahat. Dito nalalaman na umaangat ang bansa natin eh. Pagka gumaganda yung infrastructure natin eh. Dahil isa ito sa ruta na dinadaanan ng mga jeep, marami din mga pasahero dito, lalo na yung mga nagbumula sa Antipolo at Pasig na may lalakaring mga papel sa iba't ibang government offices na nakapalibot sa May Shaw Boulevard. Pero ang iba, di bali nang maabala basta daw matapos ang proyektong magpapaginhawa sa kanilang biyahe sa susunod na mga taon. Narito at pakinggan natin ang pahayag ng mga pasahero. Malaking tulong na rin po yun, ma'am, kung imbis na matulik po yung mga ganong proyekto at least para mas madali nila po yung transpo sa Pilipinas po. Kasi po, ma'am, kapag sa mga jeep po, is mayroon po kasi mga traffic yan eh. Then kapag mga train po, nagkaroon po ng mga train, station by station na lang po yan. Siguro yung mga galing sa Rizal area, may hirapan kasi ito lang ang access namin papuntang crossing. Baka magkapatid na lang ako ng motor sa asawa. Sa inilabas sa abiso ng DOTR, may rerouting para sa mga epektadong ruta ng mga pampublikong transportasyon. Para sa mga tradisyonal na jeep, padadaanin na sila sa Captain Henry Javier Street patungong Danny Flora Street sa Pasig. Sa Donau, Old Julia Vargas Avenue papuntang San Miguel Avenue naman ang mga modernized jeep, habang padadaanin ang mga UV Express sa kaparehong lugar o di kaya sa Anda Road to Camino Verde. Matatanda ang una ng inumpisahang hukayin ang Valenzuela Depot ng Metro Manila Subway at ang istasyon nito sa North Avenue. Tatakbo ang subway magmula Valenzuela hanggang sa NAIA Terminal 3. Aljo, sa ngayon ay hinihingi pa natin yung panig ng Pasig City para nga dun sa rerouting na gagawin sa mga private vehicle at hihingi din tayo ng kanilang plano para masolusyonan na hindi naman masyadong makakapagdulot ng mabigat na traffic itong proyekto ng subway sa Pasig. Aljo. Karen, bakit aabot ng 6 na taon? Ano ba itatayo dyan bukod doon sa station? Yes, Aljo, maghuhukay kasi dito yung contractor ng Metro Manila Subway. Kung ikaw, Aljo, ay nagagawi doon sa may Valenzuela at North Avenue, kung yung mga viewers natin makikita na malaki na talaga yung progreso doon ng konstruksyon ng Metro Manila Subway. At ganito din yung gagawin dito sa aking kinatatayuan, Aljo, na dito ko sa may Meralco Avenue, sa may Shaw Boulevard. At dito ay maghuhukay din sila, Aljo, para ihulog yung tunnel boring machine. Itong tunnel boring machine, Aljo, ay isa itong higanteng makina na ihukulog sa lupa at siyang maghuhukay papunta doon sa kabilang istasyon nang hindi gumagalaw yung mga establishmento sa itaas nito. Ayon nga, Aljo, sa ating mga na-interview ay matagal nga daw itong 6 na taon nito, pero ay maghihintay daw sila dahil excited
excited din sila, Aljo, maka-experience ng subway dito sa Pilipinas. Aljo. Ilang oras nga ba yung matitipid sa biyahe ng mga pasahero oras na matapos itong kauna-unahang subway sa Pilipinas, Karen? Yes, Aljo, mayroong istasyon itong Metro Manila Subway magmula sa Valenzuela hanggang sa NAIA Terminal 3. So ang sabi naman ng DOTR, mula naman sa higit isang oras na biyahe sa Quezon City maliban sa Skyway ay pwede ka nang mag-subway ng 35 minutes na lang, Aljo. Maraming salamat, Karen Villanda.